Isang babae na pagkamalang bading sa Alaminos, Pangasinan ng binastos at pinugbog ng lasing na lalaki. Ang insidente ito patunay umanong nakararanas pa rin ng diskriminasyon ng LGBT community sa bansa. Balita hatid ni Rida Reyes. Sa kulungan ng bagsak na lalaking ito sa Alaminos, Pangasinan, batay sa investigasyon, binugbog ng lasing na si Errol Tris ang isang babaeng estudyanteng nag-aabang lang na masasakyan pa uwi. Magaang mukha ng babae at nagtamo rin ng ilang sugat. Ang dahilan ng pananakit ng suspect sa biktima? Pagkakilala nung suspect sa kanya, isa siyang bakla daw. Hindi naman. Hindi ako bakla, babaeng babae ako, sabi raw niya. Para patunayang babae siya, inamon pa raw ng suspect ang biktima na ipakita ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Tumanggi ang babae. Posibleng maharap ang suspect sa kasong physical injuries at violence against women. Ang sinapit ng babaeng biktimang napagkamalang bading, patunay na di pa rin lubusang tanggap ng ilan ng mga lesbian, gay, bisexual at transgender o LGBT. Katunayan, mula 1996 hanggang 2011, 144 na mga Filipino LGBT ang napatay dahil sa posibleng hate crime. Batay yan sa datos ng Philippine LGBT Hate Crime Watch. Wala rin pinipining lugar ang diskriminasyon, mapapampublikong lugar man o kahit sa loob pa ng tahanan. Gaya ng sinapit ni Edmond Padilla ng Nueva Vizcaya noong isang taon, nalapnos ang kanyang balat matapos buhusan ng kumukulong tubig ng sariling ama. Di raw matanggap ni Mang Iranyo na tatlo na sa kanyang limang anak na lalaki ang bading. Abot-abot man ang paghingi ng tawad ni Mang Iranyo, di ito tinanggap ni Edmond. Ang magdisita, nikulong niyo siya! Kulong niyo siya! Ang grupong Ladlad dati nang iginiit na kahit maipasa ang mga nakabinbing anti-discrimination bill sa Kongreso, wala raw mangyayari kundi rin magbabago ang pagtrato sa mga tulad nila. Piling na Ladlad, matiyak na kilalanin din at di labagid na lipunan ang kanilang karapatan. Joyce Segui, GMA News.